Naglabas na ang CBCP ng mga bagong detalye sa gagawing pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa darating na Enero. Nagpaalala naman si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na huwag naman sanang gamitin ng mga politiko ang pagbisita ng Santo Papa para magpapogi sa publiko. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. January 15 pa ang dating ni Pope Francis sa bansa pero meron na mga karatulang tulad nito na wini-welcome ang Santo Papa sa kanyang pagdating. Okay daw ito, sabi ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Pero paano kung politiko na ang magpapakalat ng mga tarpaulin? Wala naman sigurong masama na mag-welcome sa Pope. Basta welcome lang. Wala pong muka. Baka welcome Pope tapos hindi mukha ni Pope ang nandun. Para medyo iba-iba na yon. Paliwanag ni Cardinal Tagle, dapat hindi mawala sa focus ang mga tao sa pakay ng pagbisita ng Santo Papa. Kaya sana raw ay hindi gamitin ng mga politiko ang okasyon para magpapansin. Kung magwe-welcome, mag-welcome. No? Gamitin ang pangalan siguro nung sambayanan at hindi na yung tawag pansin para sa sarili. Sa press conference, nagbigay na ilang detalye ang Simbahang Katoliko sa kauna-unahang misa sa Pilipinas ng Santo Papa. Ang misang gaganapin sa Manila Cathedral, 11:15 ng umaga ng January 16. Misa ito para sa mga opisyal ng simbahan, pari, madre at mga laiko. 2,000 tao lang daw ang kasya sa loob ng simbahan. Kasama pa rito ang Presidential Security Group, mga nangangasiwa sa event at mga miyembro ng media. Kaya ang mga taong gustong dumalo sa misa sa Quirino Grandstand daw magpunta sa January 18, alas 3 ng hapon. All dioceses will be represented in that mass. I could speak for my own diocese, the Diocese of Pasig. We drew lots so that it's fair. Ayon kay Cardinal Tagle, kapareho pa rin daw ito ng regular na misa maliban sa iilang bagay, gaya ng sabay-sabay na paghingi ng tawad ng mga opisyal ng simbahan at mga pari para sa kanilang mga nagawang kasalanan. Natanong tuloy ng media kung pati ba raw ang pagkakadawit ng ilang pari sa sex scandal ay ihihingi rin ng tawad. Yung tatlo na panalangin ng paghingi ng tawad ay focus sa mga pagkukulang sa tatlong mga pangako namin. Obedience, na pagtalima, poverty, na pagiging payak at chastity. 'Yon, no, yung sa celibacy. Kaya doon siguro kasama na doon, mapapaloob na doon. Sandra Aguinaldo, GMA News.